Sa Baguio City, isinailalim na sa Modified General Community Quarantine simula ngayong araw. Executive order inilabas bilang guidelines ng kanilang maumayan. Sigal News Correspondent Pedro Lloyda sa detalye. Simula nga itong araw na ito, June 1, ay pinalabas na o nasa ilalim na ang lungsod ng Baguio ng Modified General Community Quarantine, ang lungsod at dito nga pinalabas nga itong naturang executive order na mula sa pinagtibay ng Interagency Task Force Management Emergency Infection Disease at bilang normal, new normal ng kanilang binabanggit nga dito na mga opisyal ng LGU para pa rin sa health awareness ng ating mga kababayan ay magkakaroon pa rin ng curfew hour na mula alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw, maliban sa mga nagtatrabaho na nabigyan din ng permit mula sa kanilang mga opisina. At ang ilan sa mga nababanggit nga dito na mga exempted sa naturang curfew ay ang mga medical services, at ang ilan na dito ay ang mga medical practitioners, ang Bureau of Fire Protection, CDRRMC, at ganoon din Office of the Civil Defense, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, at iba pang mga katuwang na at lokal na ahensya ng local government of Baguio City para matupad yung kanilang kampanin sa pagpapatupad ng peace and order sa ating kalungsuran. Samantala, ang lahat anya ng mga tatrabaho sa kanilang mga place of opisina ay kailangan ay mag-establish ng kanilang mga utmost hygiene at sanitation bago pumasok sa naturang mga opisina. Ganun din ang mga malls na mabubuksan na rin sa mga pagkakataon na ito, at kinakailangan may patupad pa rin ang protocol na ipinaiiral dito sa lungsod ng Baguio, partikular ang pagsusot ng face mask at ganoon din ng social distancing sa ating mga kababayan. Ito ay itong mga binabanggit natin mga government official na magtatrabaho at ganoon din sa iba't ibang mga establishmento ay kailangan ay may implementasyon, ay kailangang sundin ang implementasyong pinatutupad ng DTI at ng DOLE, dahil kung hindi nila masunod ang anumang implemented advisories ay mapipilitan sila na i-revoke ang kanilang mga business permit, at ganun din ay magkakaroon ng problema sa kanilang mga trabaho. Ang mga binabanggit din dito sa ilalim pa rin ng modified na general community quarantine ay mananatili pa rin sa kanilang mga bahay ang mga minors, ang mga senior citizen, PWD, at ganun din yung mga buntis, at restricted pa rin na sila ay lumabas sa kanilang mga bahay maliban na kung merong mga importanteng mga gagawin sa labas, at tulad halimbawa ng mga emergency cases, at kinakailangan silang pumunta sa mga iba't ibang mga hospital para magpatingin ay internet sa kanilang mga karamdaman. Sa ngayon ay pagpapatuloy pa rin yung tinatawag na itong ating mga jeepney at mga taxi driver ay patuloy na mamasada, pero 50% muna yung kanilang pinapayagan lamang. Ayon pa rin sa DOTR ay kailangan ay may sagawa ang kinakailangan dapat na gawin, particular na sa ilalagay ng mga plastic barriers sa pagitan ng driver at mga pasahero para sa ganon iwas pa rin na mahawaan ng coronavirus o ng COVID-19. Ganon din ay ang ilan pa sa mga dapat na susundin, may fit na ipapatupad dito sa lungsod ng Baguio ay kinakailangan na ating mga kababayan ay kasunod sa protocol na ipinapatupad dito sa Baguio City. Bubuksan na rin ang ilan sa mga salon, ganun din ang mga barber shop at mga ilang beauty shop. Pero kinakailangan pa rin na sila ay makasunod sa health sanitation at standard na ipinatupad ng Department of Trade and Industry at ng iba pa mga ahensya na nasa ilalim ng ganitong mga kapatakaran at kautusan. Yan pa rin ang ating situational report live mula dito sa Baguio City. Pedro Lloyda, Idel News. So we live in interesting times.